sa mga kapanalig kong Katoliko, kapag kayo ay may presentation at kayo ay lumalaban ng debate, written man o live, pag matapang ang lason ng kalaban nyo, tapangan nyo ang gamot. Hindi tayo pwedeng magpabebe sa kasalukuyang panahon. Bakit? Dahil matatapang na ang mga lason ngayon. Yan ay dapat pinalulunok sa kanila. Katulad ng mga nangyayari sa presentations ko, iba yung diin, iba yung bigat. Kasi ang pagtuturo ko naman po kasi pagdating sa doktrina ng simbahan ay extreme. Bakit extreme? Extreme din kasi yung mga sulpot na nandoon. Kung walang extreme na sulpot na naninira sa simbahang Katolika, napakalat-kalat dyan sa live presentations ko, edi sana maayos ang presentation. Kasi hindi ko po pinalalagpas ang mga pekeng aral ng mga sulpot. Kung ayaw nilang nadadamay ang kanilang mga sekta, kung paano ako mag-deliver ng salita, huwag kayong pakalat-kalat sa live ko. Like what I've said, ang live ko ay para sa Katoliko. Ngayon, kung kayo ay mame-personal attack sa akin during my live, pasensyahan tayo. Hindi lang naman kayo ang pwedeng gumawa ng pame-personal ninyo. Depensor din ako ng simbahan. Ang pinagkaiba nga lang natin, doktrina ako nakafocus. Kayo sa personalidad ko. Sa mga traditionalist, sa mga matatanda, sa mga makaluma, ang presentations ko po ay moderno. Modern way ako. At kaya nagiging mabigat ang dating at impact sa mga nakikinig na sulpot dahil totoo. Totoo naman kasi. At wala akong nilalabag pagdating sa pamamaraan ng pagtuturo ko. Magkakaroon ka lamang ng paglabag pagdating sa pagtuturo pag mali ang tinuturo mo. As long as yung presentations ko ay hindi bumabali sa katuruan mismo ng simbahan, walang masama doon. Iba na ang pamamaraan ng mga sulpot ngayon sa pagtuturo. Napakamoderno at kung maririnig nyo lang kung paano nila alimurain ang simbahang Katolika, baka mas malala pa ang sabihin ninyo sa kanila. At sa mga sulpot na nandito, kung ayaw nyong naiinsulto, shh! Kung gusto nyong marinig yung mga kasaysayan ng simbahan, manood na lang kayo. Kasi lahat ng reaksyon ko ay nagiging matindi kapag may sulpot na kakalat-kalat dyan kung ano-ano ang pinagsasabi sa simbahang Katolika, hindi nyo naman inaral. Kaya kung gusto ninyo ng katahimikan, manahimik kayo. Ang presentations ko ay para sa Roman Catholic Church, para sa Catholic Church, hindi para sa inyong mga sulpot. At kung curious kayo sa history sa nilalatag ko, manood. Huwag nang mag-react.